Dati raw supplier sa Barangay Giset Norte, San Manuel, Pangasinan ang 52 anyos na si Nelia Hakalan. Maayos daw dati ang relasyon niya sa kapitana ng barangay na si Jocelyn Lopez at asawa nito na si Eduardo Lopez, pero nasira raw ito nang mangungutang ang mag-asawa sa kanya ng halagang 700,000 piso dalawang taon nang nakalipas. 2 years na po yon at hindi po sila nagbabayad. Ibinunyag pa ng ginang na ginamit na collateral ni kapitana at asawa nito ang 7 blankong cheque na pag-aari ng barangay at ang ORCR ng isang sasakyan. Tapos si kapitana po, marami po akong text, marami po akong messages sa kanya sa messenger niya, pero hanggang SIM lang po. Dahil tila walang plano magbayad ang mag-asawa, kaya lumapit na ang ginang sa access party list sa kabanatuan para magpasak lolo. Tumangging magpa-interview ang mag-asawa, pero sa isang liham na ipinarating sa amin, nangako sila na babayaran nila ang utang bago matapos ang taon. Pero ang biktima, desidido na sampahan ng kasong estafa ang dalawa. Panluloko po kasi yun eh. Unang-una po, yung cheque ng barangay, isinanla nila sa akin. Pagkatapos po, pinakancel nila. Na nandun po sa promissory note, notarized po yun ng lawyer. Ayon naman sa DILG, bukod sa kasong kriminal, nahaharap din sa kasong administratibo ang kapitana dahil sa illegal na paggamit ito ng cheque ng barangay sa kanyang personal na utang. Pwede kasuhan siya ng estafa if hindi niya mabayaran, or pwede rin gamitin yung abuse of authority. Pwede kasuhan siya ng criminal case up to administrative case. Kasama si Noel Patero at Alan Esguera para sa Tutok Tulfo COVID-19 Update, Kim from Malinao, Radyo Pilipinas. Nasa linya si Undersecretary Epi Dengsing III ng DILG. Magandang umaga po, Yusek Dengsing. Magandang umaga po, Ka Erwin, at saka sa inyong mga followers. Magandang umaga rin po. Ayun na po, ilalapit ko ho muna ito siguro. Unahin ko na ho itong problema na inilapit sa amin ng isang constituent na dyan po sa Pangasinan, dahil yung barangay captain daw ng sa San Manuel, Pangasinan, si barangay captain Jocelyn Lopez, nangutang sa kanya ng 700,000, pero ang pinambangga ay yung cheque ng barangay. Gusto na ni pinagkakutangan, mabalik yung pera. Wala yata pambayad ito. Di ba labag ito sa batas, Yusek? Well, una sa lahat, hindi pwede pambayad sa pribadong utang ng isang opisyalis yung mga kaperahan ng barangay o ng gobyerno. Maski po yung sasakyan, hindi pwede talaga yan. So, kung mag-attempt siyang gagawin yan at may pweba na nakapagbayad siya ng personal utang gamit ang pera ng gobyerno, makakasuhan ho siya for graft niyan at pwede siyang makulong, yung kapitan. Ang problema, nagpasta po yata sa deadline, tapos mukhang alayat ang pera yung walang laman yata yung pera ng barangay, yung cheque. So, baka makasuhan pa ng bouncing check ang gobyerno. Ay, opo. So, nag-attempt talaga kahit walang laman. Binigyan. Kahit basta nag-attempt lang. Oh, binigyan unang cheque. Cheque ng barangay, sir. Rari ni tuktok ng kapitan ito. Kung makakuha tayo ng detalye niya para meron kami bantay corruption dito, pwede yung i-address namin kagad yan. May mga abogado kami para mag-imbestiga, makumpirma at makukumpirma ho. And nagpa-file talaga kami ng kaso sa ombudsman. Ay, salamat. Sige po. Nako, thank you po for that. All right.